Tawarin mo ko. Sa panahong wala ka, higit kong napagtanto na ikaw ang kailangan ko sa aking buhay. Mahal na mahal kita, James. Wala akong hindi gagawin para sa iyo. Love and Memories. Mula sa panulat ni Yehuda Ismael at sa direksyon Rudito Austria. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Magandang araw sa inyong lahat. Magagiliw namin tagapagpapakinig. Sa oras nito ay ipagpapatuloy na natin ang huling yugto ng liham kasaysayan na padala ni Michael dito sa ating dulang. Love and Memories. Sa pagpunta namin ng aking kapatid sa Baguio, ay nakapagbanting kaming dalawa. At doon ko na ipagtapat sa kanya ang pakikipaghiwalay ko sa aking girlfriend. Masyado akong nasaktan sa ginawa sa akin ni Adele. Kaya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. At naibaling ko aking pagtingin kay Adora. Samantalang isang araw ay naisipan ng aking kapatid na ipasyal sa aming bahay ang kanyang nobya, bagay na hindi naman kinutulan ng aking ina. At sa pagkakataong yun ay dumating na nga sina Mark at ang kanyang nobya. At oh, manang, yung morkon at mga prutas, wala pa dito sa lamesa. Ilagay nyo na, nandyan na yung mga anak ko. Good evening, Mami. Adora, ang Mami. Hello po, Ma'am. Mami, si Adora po. Kumusta ka, Iha? Mabuti naman po. Mami, wala pa ba si Mark? Oh, ang kapatid mo na yan siguro. Ha, Iha? Dito ka muna, ha? At tutulungan ko si Manang sa kusina. Tutulungan ko po kayo. Ay, nako, wag na. Good evening to everyone. Oh, andyan na pala ang dalawa. Adele? Mark? Adora? Michael? Oh, magkakakilala na kayo. Anong ginagawa mo dito, Adora? Ha?
Kuya, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang may dapat ipaliwanag sa akin, Mark. Ay, teka, teka. Teka yung dalawa, ha? Sumusobra na yung pagiging aso't pusa nyo. Kahit ba mismong malit nating salo-salo, kayo mismo ang nagplano eh. Mag-aaway pa kayo. Hindi na kayo nahiya sa dalawa ninyong bisita. Ang gaganda pa man din. Mga iha, dito ka kayo sa akin. Hayaan nyo ang dalawang yan. Ganyan lang ang mga yan. Masanay na kayo. O, tara na. Tara na doon sa labesa. Maraming pagkain. Para talaga sa inyo ang okasyong ito. Hoy, kayong dalawa, umayos kayo. Paano mo nagawa sa akin ito, Mark? Ikaw pa talaga ng kapatid ko ang kumalibar sa akin. Ikaw itong paggalit-galit ko, no? Na ipaghihiganti ako. Yun pala. Pinaikap mo lamang ako. Wala akong alam sa sinasabi mo, Kuya. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw nga itong dapat magpaliwanag sa akin. Dahil bakit kasama mo ang girlfriend ko? Anong girlfriend mo? Girlfriend mo si Adora? Oo, Kuya. Kung siya doon ang girlfriend mo, bakit siya din ang kasama mo? Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan'y babalik. Ano ba itong napasukan ko? Kapatid pala ni Michael, si Mark? Oh, kumain na kayo. Ayaw nyo ba ng pagkain? Gusto po. Kumain na tayo habang nag-uusap yung dalawa. Ewan ko ba sa dalawang yan? Dadalawa na nga sila, nag-aaway pa. Palibhasa'y mga barako. Pero in fairness sa kanilang dalawa, parehong mapagmahal na anak ang mga yan. Mapagmahal din sila sa isa't isa. Pero yung pagmamahal nila sa isa't isa eh, na ipapakita lang nila sa bibihirang pagkakataon. Sige, kumain na kayo. Huwag nyo nang hintayin niyang dalawa. Magkakaayos din ang mga yan. Mami, kumain na po ba kayo? Paano ako kakain eh? Hindi pa kumakain itong dalawang dalaga. At paano sila kakain kung kayo na nag-imbita sa kanila eh, hindi pa rin kumakain? Kaya kung gusto niyong kumain itong dalawa ninyong bisita, edi, dito na kayong dalawa sa lamesa. Kumain na kayo, Mami. Then, pumasok na kayo sa kwarto niya at matulog na kayo. Ano? Nag-uumpisa pa lang eh. Pinatutulog niyo na ako? Siya nga naman, Mami. Dahil may pag-uusapan lamang po kaming apat. Pwede naman kayo mag-usap-usap na apat, ah. Kaya nga meron tong salo-salo eh para magkasayahan tayo dito. Wala nang salo-salo, Mami. Anong wala nang salo-salo na to? Walang kwentang salo-salong ito. Dahil walang kwentang tao ang inimbita ko. Ano ba yung ginagawa mo, Mark, ha? Hindi ko kayo pinalaki magkapatid para bastusin ang mga bisita na kayo mismo ang nag-imbita. Mami, please. Talaga lang, ha? Sa harap pa talaga ng mga bisita nyo, ipapakita nyo kung gaano kayo kabastos. Hindi ko bisita ang mga dalagang ito. Mga bisita nyo! Ano ba kasalanan ng dalawang ito para bastusin nyo? Mami, please. Huwag muna kayong makialam. Anong hindi makialam? Mga anak ko kayo. Pero,
pababahay ko pa rin ito. At kahit sino ay dapat respetuhin ang bahay na ito habang ako ay nabubuhay! Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Nakikita mo ba ang nangyayari ngayon, Adele? Ha? Kamuntik na kami mag-away na magkapatid dahil sa'yo. At pati mami ko, nadadamay dahil sa'yo. Huwag mo namang pagsalita ng ganyan ang kaibigan ko. Isa ka pa. Walang kinalaman dito si Adora, Mark. Wala nga siyang kinalaman. Pero nanahimik siya. Nananahimik ako dahil ayaw ko ng gulo. Ayaw mo ng gulo? Eh anong tawag mo sa nangyayari ngayon? Pati ang mami ko, nadadamay dahil sa... Mark! Taba na! Mark, ano yung pinag-usapan natin kanina? Na huwag idadamay si mami. Mami, please, pumasok muna kayo sa kwarto ninyo. Pangako, maaayos namin ito ni Mark. Talaga lang ha, kami pang magkapatid ang tinuhog mo. Hindi totoo yung akusasyon mo. Magdahan-dahan ka naman ng pananalita mo. Hindi mamaliwanag na nakipagkalas ka sa akin para isunod ang kapatid ko. Una, nakipagkalas ako sa iyo dahil hindi na ako masaya. Nang dumating sa buhay ko si Mark, hindi ko alam. Nakapatid mo pala. At pati si Adora, sinaktan mo. Kung ako lang ang sinaktan mo, pwede pang isiping hindi mo ako mahal. Kaya ka nagipagkala sa akin. Pero ang landiin mo, ang nobyo niya na alam mong mahal niya, yun ang hindi ko maintindihan. Paano mong nagawang lahat na ito? Sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo, nasaan ang konsensya mo? Salita ka naman, oh. Anong sasabihin ko? Kahit ano. Bakit pa ako magsasalita? Wala namang kwenta sa iyo ang mga sinasabi ko. Please, Adora. Patawarin mo na ako. Pinapatawad na kita. Talaga? Oo. Mahal mo na ako ulit? Yan ang hindi ko pa masasagot sa ngayon. Pero... kasasabi mo pa lamang na napatawad mo na ako. Hindi ba pwedeng maging tayo ulit? Magkaiba ang pagpapatawad sa pagmamahal. At sa ngayon, isa lamang sa dalawang yan ang pwede kong ibigay sa'yo. Kaya mamili ka, ang mahalin ka o ang patawarin ka. Pareho kong pipiliin. Isa lamang sa ngayon ang pwede kong maibigay sa'yo. Kung ayaw mo, kahit magkaibigan ay, hindi na pwede. Okay. Pipiliin ko ang mahalin mo ako. Gusto mo bang mamahalin kita? Kahit hindi pa kita pinapatawad? Oo. Dahil naniniwala ako na hindi ka pwedeng magmahal nang hindi nagpapatawad. I love.
talaga sanay. Puso mo'y matutunang magpatawad. Kung wala niya talaga hiling ko, puso mo'y tuluyan nang magpatawad. Michael? Oh, Adele. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Surprise ka. Gusto lamang kitang makita at... Adele, ano ka ba? Nasa trabaho ko. Okay. Oh, saan mo ba gustong magkita tayo? Ano bang gusto mong sabihin? May sasabihin ka ba? Hindi ba pwedeng sa private na lugar tayo mag-usap? Marami kasing tao dito. Sabihin mo na kung ano man ang gusto mong sabihin. Dalian mo na. Dahil marami pa kong gagawin. Gusto kong magsimula tayo ulit. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Adel? Hindi ganun kadaling maghilom. Ang napakalalim na sugat na iniwan mo sa puso ko. Kaya nga ako humihingi sa iyo ng kapatawaran. Kung pagpapatawad ko lamang ang hinihingi mo, pwede ko yung ibigay sa'yo. Pinapatawad na kita. Salamat. Subalit ang pagpapatawad ko eh, hindi nangangahulugan na tayo na ulit. Pinagsisisihan ko na ang pananakit ko sa iyo. Hindi ko intensyong saktan ka, Michael. Pwedeng maniwala ako. Hindi mo intensyong saktan ako, pero hindi ko na masasaming kung kaya pa kitang mahalin ulit gaya ng dati. Pero base sa nararamdaman ko ngayon, bilang kaibigan mo na lamang, ang pwede kong ipagkaloob sa'yo. Kaya, ikinalulungkot ko, Adele. Anong ginagawa mo dito? Bakit naman ganyan ang tanong mo? Parang hindi na ako welcome sa'yo. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin. Ano ka ba naman? Para kang nagmamadali? Talagang nagmamadali ako. Dahil may pupuntahan pa ako. Sinong pupuntahan mo? Si Adora ba? Hindi mo na dapat tanungin yan. Alam mo naman ang sagot eh. Pero may relasyon tayo. Relasyon? Oo. Hindi ba naging tayo? Hindi ko naalalang nagkaroon tayo ng relasyon. Ano? Ilang beses na dinala mo ako sa motel? Walang relasyon? Pwede namang may nangyayari sa lalaki at babae. Kahit walang namamagitan sa kanila, hindi ba? Mark? At ang naaalala ko na usapan natin, ay trial lang, hindi ba? Usapan nga nating trial. Pero, natutunan na kitang mahalin. Natutunan ka na rin mahalin ng Kuya Michael. Minahal ka niya ng tapat. Kaya nga, nag-propose siya sa'yo. Dahil inakala niyang ikaw na nga ang babaeng makakasama niya sa buhay niya. Pero anong ginawa mo? Sinusumbatan mo ba ako? Hindi. Hindi kita sinusumbatan. Ipinapaintindi ko lamang sa'yo ang sobrang sakit at lungkot na dinanas ng kapatid ko dahil sa pananakit mo sa kanya. Nakamuntik pang mawalan ng trabaho dahil sa matinding kalungkutang dulot mo. Naging tapat lamang ako sa kuya mo. Hindi ko siya sinadyang saktan. At ano sa palagay mo ang mararamdaman niya kung ipagpapatuloy ko pa ang sinasabi mong relasyon sa'yo? May kanya-kanya kayong personal na buhay, Mark. Nagkataon lamang na nawala na ang pagmamahal ko sa kanya. At ikaw na ang mahal ko. Hindi ako kasing babaw, Madeline. Hindi mo ako katulad na walang delikadesa.
paparating na si Adora. Makakaalis ka na. Ah, sweetheart, kanina pa kita hinihintay. So, nakita ko na si Adora. Okay lang ba kung ako naman ang harapin ng mahal ko? Nagkabalikan sina Mark at Adora, at sa taong din yun ay nagpakasal na silang dalawa. At ang pag-uusap namin at pagkikita ni Adele noon, ang huli naming pagkikita na dalawa at nag-uusap. Sa ngayon ay nasa ibang bansa na siya at wala na akong balita sa kanya. At pagkatapos noon, dalawang taon ay natagpuan ko na rin ang totoong pagmamahal at nakita ko yun sa isang babae na aking pinag-ukulan ng aking tunay na pag-ibig. Sa ngayon ay may pamilya na rin ako, may isang anak at kasalukuyang nakatira sa Burgos, Pangasinan. At ito pong aking kasaysayan na aking ibinahagi sa inyong programa at naway nakapulutan ninyo ng ginito ang aral sa buhay. Lubos na gumagalang, Michael. At dyan na po nagtatapos ang liham kasaysayan na ipinadala sa atin ni Michael ng Burgos, Pangasinan, dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat ni Yehuda Ismael at sa direksyon ni Councilor Rudito Austria. Love and Memories. Inihandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.